Kuya, paano maka-apply sa YouTube lalo na wala ako work? Thanks. Alam naman natin lahat na pwede kang kumita ng pera dito sa YouTube. Pero paano nga ba gawin yun? Kaya sa video na to, ipapakita ko sa inyo step by step kung anong dapat mong gawin simula umpisa hanggang sa makuha mo yung unang sweldo mo sa YouTube. Ipapakita ko din sa inyo kung magkano bang pwede mong kitain sa 1 million views. Kaya umpisa na natin to. Ang unang kailangan mong gawin ay mag-login ka muna sa YouTube. So mag-sign in ka muna. Ngayon kung wala ka pang YouTube account, mag-create ka muna ng account mo. Then once na nakapag-create ka na, then mag-login ka. And then pwede ka na mag-upload ng video mo. Okay, pwede na mag-upload ng video. Pwede na ba akong kumita ng pera? Hindi pa pwede. Kailangan ka muna maging YouTube partner. Kaya kailangan mo muna mag-apply sa YouTube Partner Program. Pero meron silang requirements bago ka makapag-apply. Ano yung mga requirements na yon? Una, kailangan mo magkaroon ng 1,000 subscribers. Kaya meron ka makikita sa mga videos na nagsabi, guys, hug to hug tayo. Oy, payakap naman. O sipaan tayo. Dalawin mo naman ako sa bahay ko. Yun yung mga terms na ginagamit ng mga bagong YouTubers para makakuha sila ng subscribers. Yun yung tinatawag na nagsasub to sub sila. Ginagawa nila yung para makuha nila yung 1,000 subscribers kasi alam nila na hindi naman lahat ng nanonood sa'yo ay nagsasubscribe agad sa channel mo. Meron pa isang requirement. Ito naman yung 4,000 watch hours o sa minutes, 240,000 minutes. Kailangan yung channel mo ay makakuha ng 240,000 minutes sa loob ng isang taon. Paano ba gumagana to? Papakita ko sa inyo kung paano ba kinakaunt ng YouTube yung watch time mo. So sabihin na natin, dahil 2020 na ngayon, so January 2, 2020 hanggang January 1, 2021 next year, bibilangin ng YouTube lahat ng minuto na pinapanood sa mga videos mo. So halimbawa, meron nanood sa'yo ng 1 minute bago umalis na. So counted na yung 1 minute na yon sa watch time mo. O kaya kung 10 minutes yung video mo, pinanood yung buong 10 minutes, mas maganda kasi 10 minutes na agad yung napunta sa watch time mo at mas mabilis mo makakompleto yung requirement na yon kung mahaba ang pinapanood sa'yo ng mga viewers. So binibilang ng YouTube yung watch time sa channel mo sa loob ng isang taon. Pero ang tanong, paano ko lumagpasa ng isang taon? So ganito naman yun. So sabihin natin, January 2 ka, 2020, una nag-upload ang video at merong 3,999 hours yung na-accumulate ang video na yun noong January 2. Pero sabihin natin na after nung January 2, wala nang nanood sa video mo o sa channel mo kahit isa. Hanggang sa umabot na yung January 2, 2021. Ano mangyari? Ang mangyari, lahat ng 3,999 hours na watch time na nakuha ng video mo o ng channel mo ay hindi na ika-count ng YouTube. Bali, wala na lahat yun. Basura na lahat ng yun. Kasi January 2, 2021 na, uumpisahan ng bilangin ng YouTube yung watch time mo sa January 3, 2020. So yung January 2, 2020 mo, lahat yun wala na. So unti-unti umuusod yung pagbilang ng YouTube sa watch time mo. Meron nung kakilala na wala pang 1 week simulang nag-umpisa siya mag-YouTube, nakuha niya na agad yung 4,000 hours na watch time. Meron din naman akong kilala na mahigit isang taon na lumipas, hindi niya naabot yung 4,000 hours na yun. Kaya ano ba yung mga nagka-count sa watch time? Una, public videos. Ito yung mga nakikita mo sa YouTube, di ba? Ano mang pinapanood sa channel mo, nagka-count yun sa watch time mo. Ganun din yung mga live stream. Kapag meron nanonood habang naka-live ka, nagka-count din yung sa watch time mo. Pati yung unlisted video. Unlisted video, nasa YouTube na siya, pero hindi yung nakikita ng kahit na sino. Pwede na lang yung mga sisendan mo ng link ng video na yon. Sino mang makiklik sa link na yon, manonood, magka-count yun sa watch time. Pero yung mga private videos, hindi yun counted. At saka yung mga deleted videos. So halimbawa yung video mo nakakuha na ng 1,000 hours yung isang video na yon. Pero pag dinelete mo yon,
lahat ng 1,000 hours mo doon, mawala na. Kaya huwag kang basta-basta magde-delete ng video kung hindi mo naman kailangan talaga i-delete. Paano ba mag-apply sa YouTube Partner Program? So gagawin mo, so once na nakalagin ka na sa YouTube account mo, punta ka sa YouTube Studio o sa Creator Studio. Pag nandun ka na, punta ka lang doon sa may bandang kaliwa, i-click mo doon sa monetization. Ito yung makikita mo kapag di ka pa eligible. Makikita mo kung ilan na yung subscribers mo, tsaka makikita mo kung ilan na yung watch hours mo. Ngayon kapag kinilik mo tong notify me when I'm eligible, sasendan ka nila ng email kapag eligible ka na. Mas maganda to kasi yung sa akin noon, wala pang ganito. Kaya kailangan ko pang i-check kung naabot ko na ba yung 4,000 hours na watch time. And then, tsaka ako nag-apply. Pero this time, pwede mo na i-click to bago sila na mismo bang na-notify sa'yo kapag ka-eligible ka na. Kapag na-meet mo na yung requirement, ipoprocess na ng YouTube yun. Sasabihin nila, pwedeng umabot up to 1 month yung pagpoprocess sa application mo bago ka ma-approve. Pero sa case ko, simula nung nag-apply ako, mga 3 days lang na-approve na ako. Ang next step na gagawin mo ay maglalagin ka sa Google AdSense. Ililink mo yung YouTube channel mo dito sa Google AdSense account mo. Sa Google AdSense mo, ilalagay mo yung mga personal information mo. So name, address, at pati yung method na kung paano mo gusto matanggap yung sweldo mo. Yung iba sa Pilipinas, alam ko Western Union yung pinipili nila. Sa case ko, banko. Kapag ilalagay mo yung address mo, make sure yun yung permanent address mo. Kung may plano kang lumipat, pag-isipan mo maigi kung ano yung address na ilalagay mo. Kasi kung hindi ako nagkakamali, hindi ako sigurado. Pero kung hindi ako nagkakamali, kung ano yung nilagay mo address, yun na yung address na yun. Hindi mo na pwedeng palitan yun. Merong isang malaking YouTuber na nag-contact sa akin noon. Kasi nakita niya na taga-Canada ako bago lumipat ako dito sa Japan. Nag-message siya sa akin, sabi niya, paano mo pinalitan yung address mo? Pero sabi ko sa kanya, hindi ako nagpalit ng address kasi nung nasa Canada pala ako, doon ako nag-apply, nilagay ko ng address ay yung address namin dito sa Japan. Kasi nga alam ko, lilipat ako, diba? Kaya hindi na ako nagkaroon ng problema sa pagpapalit ng address. Siya kasi, dahil malaking YouTuber na siya, meron siyang 1.4 million subscribers noon. Nagbayad daw siya sa Canada ng $120,000 para sa tax sa loob na isang taon. So sabi niya po 40 to 45% daw nung kinitin sa YouTube, binayad niya. Kaya sabi niya gusto niya daw lumipat sila sa Pilipinas kasi daw sa Pilipinas mas maliit daw yung tax. Hindi ko sure kung ilang percent pero mas malaki yung magiging kita nila, diba? Kaysa naman mabayad sila ng malaking tax sa Canada. Anyway, nabanggit ko lang para i-consider nyo kung sakaling may plano kayong lumipat. Once na i-set up mo na yung Google AdSense mo, magre-request ka sa kanila ng PIN. Hindi sa YouTube ha, kundi sa Google AdSense. Then sasabihin nila maghintay ka lang ng mga 2 weeks, then marireceive mo na yung PIN. Kapag nareceive mo na, mag-login ka ulit sa Google AdSense mo and ilagay mo kung ano yung PIN na natanggap mo. Then dahil ako, pinili ko ipadala nila sa bank account ko dito sa Japan yung kikitain ko sa YouTube. So magsisend sila sa'yo ng maliit na amount lang. Sa case ko, 4 cents. So nagpadala sila ng 4 cents and then nung natanggap ko na yung sa bank account ko, naglogin ulit ako sa Google AdSense ko at nilagay ko doon kung magkano yung natanggap ko. And then tsaka nila ngayon ipapadala yung sweldo mo sa YouTube. By the way, meron ako ibang napanood sa YouTube na nag-request sila ng PIN sa Google AdSense at hindi daw nila agad natanggap. Yung isa sabi, 3 beses daw siya nag-request. Hindi ko alam kung bakit hindi nila natatanggap. Pero kung sobrang tagal mo na naghihintay, mag-request ka lang ulit. Ang maganda naman dito sa Google, mabilis sila mag-respond sa mga ganitong mga email. Nung na-verify ko na pala yung amount at pinadala nila sa akin yung 4 cents, then tsaka nila pinadala yung buong sweldo ko, yung unang sweldo ko noong October. Dahil na-approve ako sa YouTube Partner Program noong October 15, so kumita ako simula October 15 hanggang October 31, ang kinita ko ay 7,500 pesos. Pero nung buong November, mas maliit ang konti yung kinita ko, yun yung pangalawang seldo ko, 6,900 pesos, mga ganun. Pero noong December, mas malaki yung kinita ko,
dahil dito sa video na ginawa ko about kung paano ko nakilala o na-meet yung asawa ko, nakakuha to ng 1 million views nung December. At gusto ko i-share sa inyo para lang magkaroon kayo na idea kung magkano pa pwede mong kitain sa 1 million views. Kumita to nung December ng 1,624 US dollars. So sa peso, 82,500 pesos. Ang kagandahan dito sa YouTube, once na na-upload mo na yung video mo at wala namang problema sa video na yun, di ba? Mag-stay na dyan forever yan. Kaya kahit na kumita na ako noong December dahil dyan, patuloy pa rin ang kikita sa mga susunod na buwan dahil dito. Dahil maraming views ang nakuha nitong video nito noong December, malaki yung kinita ko. Noong December, kumita ako ng 2,852 US dollars. O sa piso, 144,900 pesos. Pero dahil ngayon January, hindi naman ganun karami nanonood ng video na to o nanonood sa channel ko. Ngayon January, higit na mas maliit na yung kikitain ko kumpara noong December. Kaya yung kikitain mo sa YouTube, hindi rin naman pare-pareho. Depende nga kasi kung ganun kadami yung nanonood sa mga videos mo, diba? Hindi din lahat ng YouTube creators pare-pareho ng kinikita. Kasi depende sa mga klase ng videos na ginagawa mo. Ang alam ko, pinakamaliit na kinikita ay yung mga ganitong klase ng videos sa ginagawa ko sa channel ko, yung mga personal vlogs lang, daily vlogs. Pero kung yung channel mo o yung mga videos sa ginagawa mo about sa mga makeup, malalaki yung mga kinikita ng mga yan. At according sa mga nabasa ko, mas malaki daw kinikita usually ng mga babaeng YouTubers kaysa sa mga lalaki. Kasi siguro dahil sa klase ng mga videos sa ginagawa nila. At dahil yung mga nakukuha nila mga viewers ay karamihan mga babae, baka kaya mas malaki yung binabayad sa kanila. Kasi yung mga babae, mas malaki yung tendency nila na bumili ng product na nakikita nila sa mga advertisement kumpara sa mga lalaki. Isa siguro yung sa mga dahilan kung bakit mas malaki yung binabayad ng mga advertisers sa mga channel na karamihan babae yung mga viewers. Isa pang kino-consider ay yung location kung saan nanonood yung mga viewers. Meron mga tinatawag na tier 1, tier 2, tier 3 na mga bansa. So tier 1, yan yung mga mayayaman na bansa like US, yan, Canada, Australia, sa mga bansa sa Europe yan. So kapag yung viewers mo nanonood sa mga ganong bansa, mas malaki yung kikitain mo sa mga advertisement kumpara sa mga bansa na hindi ganong kayaman. Yan. Sana meron kayo natutunan sa video na to kahit konti. Kung meron man, i-like nyo naman yung video. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe naman sana kayo. Gusto ko palang gumawa ng video sa susunod. Hindi sa susunod na upload, pero may plano akong gumawa ng video about naman sa tips kung paano ba mag-vlog o kung paano ba gumawa ng video sa YouTube. Ayun naman ang experience ko lang na sa tingin ko nga maaaring makatulong sa mga gusto sa inyo na gustong mag-start kung paano ba gumawa ng videos dito sa YouTube. Kaya abangan nyo sana yun guys. Kita-kits lang ulit next time.